So, mga kapahapanes, gusto ko lang pong sabihin sa panahon ng pandemic, eh, lahat po ay nahihirapan. Tayo lahat ay dumadaan ng challenge po sa buhay. So, kung ano man po ang naandyan, kumbaga, let's make the most of it. Since wala tayong masyadong ginagawa, so keep ourselves busy sa pag-exercise, sa pagiging healthy living gawin natin. Tulad ko, nagtanim po ako. Nag-jogging lang po, paikot dito, pinagpawisin na ako, tapos kaunting push-up, stretching po. At kailangan po natin yan para tayo ay maging healthy. Para po pagdating yung time na everything are okay, so ready na tayo uli. Ready na tayo mag-enjoy, lumaban, at kumbaga... for the meantime, communicate through online, social media, meron naman tayong social media. And ang gumawa ng mga gandang bagay, ma-inspire natin yung mga tao, pasayahin natin kung ano man pwede natin gawin. Huwag gi-give up. Okay? Huwag. At actually, kung kumakain lang ng gulay, more on gulay, fruits. And then, walang work, so rumaraket kung ano pwedeng i-racket dyan, anong sideline. Wala na ang tinatanggihan na kung ano-anong racket, basta lang po kumita para makapag-survive yung pandemic. And alam ko, once na maging okay na uli lahat, maybe late this end of this year or early next year will be okay. Economy will be back sa dati. So, maraming opportunities na dating sa buhay natin. Kaya, walang susuko, mga happiness. Laban lang tayo. But for the meantime, huwag masyado mag-isip, huwag mag-stress, kasi yan ang magiging start ng magiging sanhi ng ating pagkakasakit. At hindi po maganda pag nagkasakit tayo, mas lalo tayo mahihirapan. And then pag tayo ay pag dumating yung time na okay na, paano tayo kung hindi tayo healthy? So focus lang po tayo sa magagandang bagay, sa positive lang po tayo. And then gawin natin na inspiration to, na once in our lifetime dumaan tayo sa ganitong grabing pagsubok, but nalampasan natin yung mga pagsubok na yan. Yun po ang pinaka-importante. Ako po ay kakain ng konti, ang dami namin pagkat yung ipinigay. So, kain po tayo, mga ka-happiness. Gulay, chop suey, halo-halong gulay yung kakainin natin para healthy tayo. Pero may kaunting sarap magluto. So have a healthy lifestyle, dahil pagbalik po ng natin sa normal, aba ay bonggang-bonggang-bongga po yan tayo, na sabihin natin naka-survive tayo. We are all champion na
sa kabila ng mga pinagdaanan natin ito. Buhay tayo at lalaban at dediretso at meron tayong marami na namang opportunity na magbubukas sa atin. Yung mga ibang naiinip, ba ito yung tempo para mag-relax, matulog, maglinis ng bahay, mag-garden. Ang dami pong pwedeng gawin para hindi tayo maiinip sa buhay. Bonding with family. Pineapple juice po. Ayan daw, 10 times better than antibiotic. Kaya ako. Bukod sa na-enjoy ko, nasarapan ako. Maganda po yan sa katawan natin. 10 times better than antibiotic po. So kung instead na minum ng soft drinks, pineapple juice po iniinom ko. Nga na ba nga po ako? Dahil mababait po yung kapitbahay namin dito. Alam niyo ba ito, bigay lang ng kapitbahay. Pulos gulay. At ang sarap niyang magluto. Paano ba yan? So, kailangan mag-control ang diet. Buti na lang. Kahit minsan napaparami, healthy yung kinakain natin. Pulos gulay po yan, mga happy na. Nasahan ko yung belt pepper. So. May baggy beans, cabbage, sayote, figarillas. Tapos, bukod po sa mga veggies na kinakain natin, importante rin. Meron tayong banana. Yan. So, pinaka-healthy prutas po, banana. Then, pineapple. Okay. At least one banana. This, ang banana po, nagpapbigay ng nagpapasaya sa atin yung ating happy hormones po. Nagiging happy tayo pag kumakain tayo ng banana. Potassium. Sarap. Ang sarap. Ang ganda po. Ang pagkain natin. Ito po yung favorite ni HG bukod sa pineapple juice. Ito po, fresh pineapple. Grabe. Naubos ko na po yung isa kahapon. Yung pinakagitna po niya, hindi ko yung tinatapon kasi may fiber po yun, sustansya po yun.
Ito po, itong gitna na tinatapon pagka kumakain ng pinya, kinakain ko po yan. Kasi grabe po yung fiber niya. Juicy. Then last put yung water para healthy living tayo, mga physically healthy, mentally healthy, spiritually healthy tayo dapat po. So ito lang po ang vlog ko today, very simple. Pinakita ko lang po yung ginagawa ko araw-araw pagka po tayo, lalo ngayong pandemic na wala masyadong ginagawa. So look for something, keep ourselves busy sa mga simple things po. Have time to pray, may Bible po ako bigay sa akin ni Remle. Medyo di ko lang nahirapan lang. Excuse me, bagbasa. Kasi nga po medyo maliit pa rin yung font. Malabo na ang mata ni HD. And then halaman nagpo-purify ng air dito sa bahay. At pag nakikita mo bumulaklak at umayabong at namumunga, adds happiness sa atin po, sa ating mental health. Then ayun, exercise ng konti, hindi naman kailangan grabe exercise, more on walking lang, and then kaunting stretching, tapos yun, matulog. Ngayon ang pagkakataon na dati tayo ay ano po, sabi natin wala tayong time matulog, wala tayong time mag-rest. Ito na po, binigay na sa atin yung ating wish. So habang andito pa ang pandemya, ang pandemic, yung magandang side po nito ang ating pagtuunan ng pansin. So sa kabila po nito, marami tayong makikitang happiness. Kaya kung meron po tayo natin, let's keep on spreading the happiness. Hanggang sa susunod na vlog po mga ka-happiness, enjoy natin ang buhay natin. Bye-bye.